Ngayon po ay may titignan tayo ng rice cooker. So, tingnan natin yung rice cooker kung anong problema nito. So, una nating titignan itong yung ano niya, high tension wire. Kasi yung high tension wire niya, mayroon siyang fuse sa loob. So, una natin titignan ito bago tayo pumunta doon sa pinaka-mismo ng rice cooker niya. Heating element. So, wala po akong ano dito, wala po akong multi-tester. Meron akong ilaw na 220 volts. Subukan ko ninyo. Ito yung pinaka-ano ko, tester ko kung paano matest yung fuse. So, hindi naman ito nakakuryente kasi 110 lang yung ganyan na ito. Kahit nang ipo natin ito, 110 lang siya. Maliban lang kung tayo walang sinilas o nakapak sa lupa, magkakuryente ng konti. Kasi yung ano natin, katawa natin, mag-ano, mag-use ng ground. So, sige, titesting niyo ko yung fuse niya. Ito yung nasa loob yung fuse niya. Ha? So, yung fuse na yan ay pwede mong sumunod para kahit hindi mo nagkapit. Ay, okay po. Sorry. So, yan. Isiri natin yung ano, yung sumunod na siya pag malayo. Ito yung fuse niya. Hindi ko natatanggalin kasi kaya naman siya testingin kahit nandun sa loob. Sige, tingnan natin kung magkaka-power to at iilaw yun, ibig sabihin buo ang fuse. Ayan, umilaw siya, oh. So, yung tinignan ko yung fuse, yung fuse yung kabilang paa, tsaka kabilang paa. Ayan, may contact. Ibig sabihin, buo yung fuse dito. So, sige. Proceed na tayo dun sa pinaka-heating element niya. So, okay na to. Okay tong high tension wire. Walang problema. Yung fuse buo. So, yung kanyang heating element, binuksan ko na, tinanggal ko na yung tornillo niya para madali. So, mayroon din siyang fuse dito sa loob. So, ito, pag sinaksak mo, walang ilaw itong indicator niya. Ayaw siyang umilaw. Saksak mo na siya para makita mo. Wala siyang ilaw, oh. Ayan, walang power, oh. Wala siyang ilaw. So, ngayon, hugutin ko muna siya kasi titingnan ko doon yung fuse niya. So, nabuksan ko na siya. Ang fuse po niya ay ito po yung fuse niya, oh. Ayan. Isum muna. Yung fuse niya, ayan po yun. Nakakunik siya dito, tapos nakakunik dun sa isang terminal. Dito sa pinakalinya niya, oh. Dito. Sa isang linya ng 110. Tapos ito yung lumalabas niya, yung fuse. Pupunta siya dito sa pinaka-heating element niya. Kumbaga sa plansa, yun ang pinaka-heating element niya. Pupunta siya doon. So, test natin yon, yung fuse na yon, kung buo siya. So, ngayon, special participation of Manong Ellis. So, ayan, yung isang linya na yon, yun ang test natin, at saka dito, yan, yung sa pupunta sa heating element niya, yan yung, doon natin ilagay yung ating test light ang tawag dito. So, sige, testingin ko. Ayan, wala siyang power, oh. Dapat magkaka-power yan. So, dapat yan magkaka-power. So, wala siyang power, ibig sabihin, pumutok yung fuse niya dyan. Ngayon, ang gagawin ko, wala naman tayong fuse na available. Gagawa ko ng temporary fuse para mapagana natin. Wow, galing. So, sige. Tagalin ko muna yung power ng kuryente niya. Gagawa tayo ng temporary fuse. Kukuha lang ako ng ano ng amazing.
wanna praise it. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. We're lifting Jesus up. We're lifting Jesus up. We're gonna praise him. You come and fill our hearts with all your power and love. Take us a level up. You're so amazing. You're so amazing. Subscribe ka na, mag-like, share, at mag-comments po kayo kung mayroon kayong comments down below. So maraming salamat. Bye-bye po. Bye! 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 Bye!